Kumusta? Have you ever doubted God? Naranasan mo na bang mag-alinlangan sa Diyos? Yung bang nagdududa ka kung mahal ba ako talaga ng Diyos? Does God care? Is God good? Is God true? Sometimes we go through seasons of doubt in our lives, seasons of confusion, or a crisis of faith. Kapag ka dumadaan daw tayo sa mga matitinding problema o mga masasakit na mga pangyayari sa ating buhay, parang we question God, Lord, ba't nangyayari ito sa akin? Bakit ito nangyayari sa mga mahal ko sa buhay? Bakit ito nangyayari sa mundo? Should I still trust you? Or should I go look somewhere else to hope on? Magtitiwala pa ba ako sa iyo? O hanap ako ng iba na aking maaasahan? Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang buhay ni John the Baptist. Sa Tagalog, kilala natin siya bilang Juan Bautista. May isang bayan nga sa Metro Manila na pinangalan sa kanya, ang bayan ng San Juan. Sa Biblia, kilala rin siya bilang Juan na tagapagbautismo, John the Baptist. Bago natin simulan ang ating pag-aaral sa araw na ito, kilala rin muna natin sino ba itong si John the Baptist? Sino ba itong si Juan Bautista? Una, alam natin that he was called to prepare the way for the Messiah. Hindi pa man nasusulat ang Bagong Tipan. Sa Book of Malachi, meron ng prophecy na darating ulit si Elijah. And when Elijah returns, he will prepare the way of the Messiah. Yan. Siya daw ang maghahanda ng daan ng tagapagligtas. Ngayon, hindi naman ibig sabihin nito na si Prophet Elijah talaga ay babalik mula sa langit dito sa lupa. Bagkus, sinasabi ng Biblia na mayroong darating na propeta na parang si Elijah. Someone that is like Elijah. At yun si John the Baptist. Kaya makikita natin sa simula ng Bagong Tipan, sa New Testament, nasa tiyan pa lang siya ng nanay niya, si Elizabeth, si John the Baptist ay pinangalanan na at tinakda na na magiging tagapaghanda ng daan ng tagapagligtas. He will prepare the way of the Messiah. Another thing we can learn from John the Baptist is he lives and preaches like the prophet Elijah. Nang si Juan Bautista ay lumaki na, yung kanyang mensahe ay parang mensahe rin ng propetang Elijah. It's a judgment against the establishment. It's a judgment against corrupt leaders. It's a judgment against sinful, immoral ways of the people. Pagkatapos, yung buhay niya ay parang buhay din ng propeta Elijah. Yung damit niya, camel hair and leather belt. Tapos, nakatira siya sa wilderness. Lagi siyang mag-isa. At yung mensahe niya ay attractive sa mga tao. Yung mga tao lumalabas para hanapin siya at para pakinggan ang kanyang mensahe. Another thing we can learn from John the Baptist is he baptizes and leads thousands to repentance from their sins. Libo-libo ang binabautismuhan niya sa Jordan River upang ang mga tao ay talikuran ng kanilang mga kasalanan. Ang bautismo ay simbolo daw ng ating pagtalikod sa ating mga kasalanan, sa ating mga maling gawi at upang lumapit sa Diyos. Ang ating pagtatakda na tayo ngayon ay binago na ng Diyos. Yun ang mensahe ni John the Baptist. Ang bautismo daw ang paraan ni John the Baptist upang ihanda ang pagdating ng Messiah, ang pagdating ng tagapagligtas. Kaya nang dumating na ang tagapagligtas, siya rin ang nagbautismo kay Jesus. He baptizes and declares Jesus as the Messiah. Nung binautismohan niya si Jesus, sabi niya, "The Lamb of God that takes away the sins of the world." Ang tagapagligtas, narito na. At nung binautismo niya na si Jesus, mayroong tinig na nanggaling sa langit. "My Son, whom I love, and with whom I am well pleased." At dun nagsimula ang ministry ng tagapagligtas, the ministry of the Messiah, the Savior, Jesus Christ has come. At si John the Baptist ang naging tagapaghanda ng pagdating ng tagapagligtas. Another thing we can learn from John the Baptist is he was imprisoned by King Herod. Siya ay napakulong. Siya ay pinakulong kasi nagsalita siya ng katotohanan laban sa hari, laban sa asawa ng hari. Galit sa kanya, siya ngayon ay nasa kulungan. At ngayon, habang nasa kulungan siya, siya ngayon ay pinagbabantaan ng kamatayan. Death penalty. At doon sa kulungang iyon, bigla siya nag-alinlangan. Ito na ba talaga ang tagapagligtas? Is he really the Messiah? Diyan natin sisimulan ang ating kwento. Sa araw na ito, mahalaga na ating maunawaan ang katotohanan that God shows us that He is still worth trusting even when at times He does not meet our expectations.
Mayroon tatlong aral tayong mapupulot sa buhay ni Juan Bautista. Ito yung una. When life does not make sense, tell God your doubts. Kapag naguguluhan ka na sa buhay, sabihin mo sa Diyos ang iyong mga alinlangan. Ang Panginoong Diyos daw ay iniimbitahan tayo na maging totoo sa Kanya. God wants us, invites us to be honest and to be humble and to be open to Him about our doubts, about our discouragements, about our disappointments in life. Yun yung nangyari kay Juan Bautista. Talagang nagtanong siya. At kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa ginawa ni Jesus. Ibinalita kay Juan ng kanyang mga alagad ang lahat ng mga pangyayaring ito. Kaya tinawag ni Juan ang dalawa sa kanila at pinapunta sa Panginoon upang itanong kung siya na nga ba talaga ang pinangakong darating o mag-aantay pa sila ng iba. Pagdating doon, sinabi nila kay Jesus, pinapunta po kami dito ng Juan na taga-bautismo, si Juan Bautista, upang itanong kung kayo na nga ba ang ipinangakong darating o maghahanap pa kami o mag-aantay pa kami ng iba. Ibang klaseng tanong, ano? Kamakailang araw lamang ay ipinahayag ni Juan Bautista na ito na, dumating na ang ating inaantay. Dumating na ang Mesaya. Dumating na ang tagapagligtas. The Lamb of God that takes away the sins of the world. Ngayon, nakulong siya, medyo hindi maganda yung sitwasyon at pangit yung mga nangyari. Bigla ngayon siya nag-alinlangan. Ito na ba nga ba talaga ang Mesaya? Ito na nga ba talaga ang inaantay nating tagapagligtas? O meron pa tayong dapat antayin iba? Should we put our hopes somewhere else? Should we look and wait for someone else? Or is He the one? He begins to doubt. Siguro nung minamasdan ni Juan Bautista yung pamumuhay ni Jesus at yung estilo ni Jesus ng ministry, magkaibang magkaiba sila. So siguro, na-frustrate siya, na-disappoint siya. So, si Juan Bautista, laging nasa wilderness, ayaw niya sa bayan, wala siya sa city. Si Jesus, lagi nasa city, kasama yung maraming mga tao. Si Juan Bautista, halos hindi kumakain ng mga pagkain, na ordinaryong pagkain. Hindi siya umiinom ng alak. Pero si Jesus, laging kumakain, kasama yung mga makasalanan. He drinks and eats with sinners, sabi nga. He was a friend of sinners. Ngayon, nung siya ay nakulong, siguro ina-expect niya na siya ay palalayain because the Messiah came to set captives free. But He was not set free. So dalawa yung tanong ni Juan Bautista kay Jesus. Ikaw na ba ang inaantay naming tagapagligtas? Yung pangalawa, o maghahanap pa kami ng iba? Mag-aantay pa ba kami ng ibang tagapagligtas? Maririnig mo sa mga tanong iyon. Disappointment, heartbreak, frustration, doubt. Naranasan mo na ba yun? Have you ever found yourself questioning God? Have you ever found yourself disappointed with God? Yung para ba nag-aalinlangan ka? Mahal ba ako ng Diyos? Does God care? Is God good? Is God real? Why is this happening to me? Why is this happening in this world? Yan. Parang sinasabi mo sa Diyos, Lord, dapat hindi ganito yung nangyayari. Bakit nangyayari ito? Sa buhay ko po, marami din ako mga ganong tanong. May mga pangyayari na parang kine-question natin ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, at ang plano ng Diyos. Kumbaga, yung ating pananampalataya, nag-aalinlangan, nayayanig ang ating pananalig. Mapapansin natin sa kwentong ito na ang Diyos ay hindi nagugulat at hindi nagagalit kung tayo'y nagtatanong. Bagkus, okay lang para sa Diyos na tayo'y maging totoo sa ating mga sarili. Kaya nga kapag meron tayong mga pag-aalinlangan, okay lang magsumbong sa Diyos. Okay lang magtanong sa Diyos. It's okay not to be okay. Our doubts, our discouragements, and our disappointments are welcome to God. He invites us to humbly admit to Him our questions and our cries and our pain. God can handle it. In other words, God shows us that He is still worth trusting even when sometimes He does not meet our expectations. Na pwede pa rin tayo magtiwala sa Diyos. Kahit minsan hindi natin naiintindihan, when life does not make sense, when we don't understand what's happening and why things are happening, hindi mo naiintindihan, bakit ba nangyayari ito, mga kaguluhang ito sa ating buhay? Pwede pa rin tayo magtiwala sa Diyos.
pwede tayo maging totoo sa Diyos. Ito naman yung pangalawa na pwede nating mapulot sa buhay ni John the Baptist. When life seems bad, you can trust that God is doing something good. Kapag ka naiinis ka na sa buhay, magtiwala ka na may ginagawang mabuti ang Diyos. Ito naman ang sagot ni Jesus sa mga alagad ni Juan. Kaya't sinabi niya sa mga sugo ni Juan, bumalik kayo kay Juan at sabihin niyo ang inyong mga nakita at narinig. Nakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling at lumilinis ang mga may ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang magandang balita. Pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Napansin niyo ang ginawa ni Jesus? Itinuro niya sa mga alagad ni Juan, pinapakita niya kay Juan ang mga nangyayaring mga himala, ang nangyayaring mga mabubuting ginagawa ng Diyos. Minsan yun daw ang susi sa ating tagumpay sa buhay para paglabanan natin ang ating mga pag-aalinlangan at paglabanan ng mga pagsubok na ating mga pinagdadaanan. Kailangan nating mapansin at makita ang mga kabutihang ginagawa ng Diyos sa gitna ng kasamaan sa ating paligid. When we see the good things God is doing, our faith is strengthened and our faith is renewed. So sinabi ni Jesus sa mga alagad ni John the Baptist, no? Look, the blind see, the lame walk, the dead comes back to life. Maraming himala ginagawa ang Diyos, tingnan ninyo. Ito daw yung mga tanda kasi ng pagdating ng tagapagligtas. The coming of the Messiah included signs, and these are the signs. When the Messiah comes, He will make the blind see, He will make the lame walk, He will cleanse the leper, He will raise the dead, He will preach good news to the poor. Lahat daw yan nangyayari. Kaya sabi ni Jesus, huwag na kayo mag-alinlangan. Ako na ang inaantay ninyo. Yun yung sinasabi ng Panginoong Jesus sa mga tanong at pag-aalinlangan ni Juan. Pero mayroong isang tanda ng Messiah, tanda ng tagapagligtas, na dumating na ang tagapagligtas na hindi binanggit ni Jesus. At ito yun, to set the captives free, ang palayain ang mga bilanggo. Hindi niya binanggit kasi parang sinasabi ni Jesus kay Juan, Juan, huwag ka mag-alinlangan, magtiwala ka, I am the Messiah, I am the Savior of the world, but you have to remain in prison for a higher plan that you do not know. God has a purpose why you are going through this testing and this trial in your life. So parang sinasabi ni Jesus kay John the Baptist, magtiwala ka, huwag ka mag-alinlangan. Kahit na makulong ka, kahit anong mangyari sa'yo, hindi ka nagkamali na ako ang tagapagligtas na inaantay ninyo. Kaya sabi ni Jesus, mapalad ang mga tao na hindi natitisod at hindi nag-aalinlangan. We did not know how John the Baptist responded to this, but we know that he stayed faithful until the end. Pinatay siya, pinagutan siya ng ulo, nanatili siya sa kulungan. Ngunit naniwala siya hanggang huli na si Jesus ang tagapagligtas. In our lives, God shows us that He is doing something good, even if life is full of bad. Pinapakita sa atin ng Diyos ang kanyang mga gawa sa ating buhay. Kaya nga sometimes, our faith is lifted up from our doubts and our disappointments when we start to count our blessings. Diba? Kapag ka nakikita mo yung mga mabuti na ginawa ng Diyos sa iyong buhay at yung mga himala na ginagawa ng Diyos sa iyong paligid. So all the suffering and all the evil and all the pain and the problems we go through, parang lumiliit sila kung ikukumpara sa mga kabutihan ng Diyos, sa mga himala ng Diyos sa ating buhay. The antidote to doubt is when we look at the work of God. In other words, God shows us that He is still worth trusting, even when sometimes He does not meet our expectations. Kasi God's ways are higher than our ways talaga eh, no? His thoughts are greater than our thoughts. His plans and His calendar and schedule are beyond us. Mas magaling daw at mas mataas ang mga plano ng Diyos at mga palatuntunan ng Diyos sa ating buhay. Sometimes we are just stuck to a corner of our reality. Nakikita lang natin yung ating mga pansamantalang problema at yung ating mga maliliit na pinagdadaanan. Pero ang Diyos, nakikita niya lahat. The past, the present, the future. And He sees the bigger view of reality. And to God, everything makes sense. For God, everything has a purpose.
everything is fitting to a great and beautiful plan. Kaya daw tayo, dahil di natin nakikita lahat, we are finite, we are imperfect, we are limited in our understanding. We trust God. We trust that God is good even when life is bad. We trust that God has a better plan even when our plans fail. We trust that He cares for us even when we go through pain and suffering and evil in this world. Ito naman yung pangatlo na pwede nating mapulot sa buhay ni John the Baptist. When life brings you down, think of God's confidence in you even when you are going through struggles. Kapag napapabaksa ka na ng buhay, isipin mo na ang Diyos ay may kumpiyansa pa rin sa iyo. Ano man ang iyong nilalabanan sa iyong buhay, ano man ang pinagdadaanan mo, God has confidence in you. Hindi daw nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, hindi nagbabago ang tingin ng Diyos sa iyo. Kahit na mag-alinlangan ka, kahit na nahihirapan ka, at kahit na nagkakamali ka. Ito ang sabi ni Jesus tungkol kay Juan Bautista. Kahit nag-alinlangan siya, at sinasabi ko sa inyo, siya ay higit pa sa isang propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito, ipapadala ko sa inyo ang aking sugo na mauna pa sa iyo upang ihanda ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, wala pang isinilang na higit na dakila kaysa sa kanya. Ngunit mas dakila kay Juan ang pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ibang klase rin to ang si Jesus, ano? Pagkatapos magsabi si Juan ng kanyang pag-aalinlangan, ng kanyang tanong, kine-question niya kung si Jesus nga ba talaga ang tagapagligtas na inaantay nila o maghahanap pa sila ng iba na aasahan. Si Jesus hindi nagbago ang kanyang pagmamahal kay Juan. Hindi nagbago ang kanyang paggalang at pagtingin kay Juan. Hindi nagbago ang kanyang kumpiyansa na si Juan pa rin ang piniling sugo ng Diyos upang ihanda ang daan ng tagapagligtas. In fact, Jesus says, "There's no one greater who ever lived, greater, more righteous than John the Baptist." Sa buhay daw natin, minsan, kapag ka tayo'y nag-aalinlangan, kapag tayo'y dumadaan sa parang madilim na sitwasyon sa ating pananampalataya, when we go through a crisis of faith, when we go through doubts and disappointments and discouragements, God does not look down on us. God never rejects us. God does not dismiss us. God does not count us unworthy. In fact, God's love never changes. Hindi nagbabago ang tingin ng Diyos sa iyo. Hindi nagbabago ang kumpiyansa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano man ang ating kalalagayan, God loves us no matter what we go through. God is confident and sees us as special and significant and valuable in spite and despite of how we feel, and even when we fail, and even when we have doubts. God's love does not change. Hindi daw nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kaya nga kapatid, kapag ka ikaw ngayon ay nag-aalinlangan, magsumbong ka lang sa Diyos. Magsabi ka sa Diyos. Mas gusto ng Panginoon yung maging totoo tayo sa Kanya kaysa yung nagpapanggap. At kahit ano man yung pakiramdam mo, ano man yung feeling mo ngayon, mahal ka pa din niya. Hindi nagbabago ang kanyang plano para sa'yo. Ang tingin niya sa'yo, ikaw ay mahalaga. Ikaw ay special para sa kanya. Anak kanya eh. In other words, God shows us that He is still worth trusting. Even when sometimes He does not always meet our expectations. Minsan parang dumadaan tayo sa mga panahon na nagtatanong tayo, Lord, bakit pa nangyayari ito? Dapat hindi nangyayari ito. This should not happen, God. Minsan, parang mas marunong pa tayo sa Diyos, ano? But God is showing us and telling us, inviting us to see, anak, alam ko ginagawa ko. May plano ako para sa'yo. Hindi nagbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Nananatili akong mabuti. Kahit na minsan masama yung pinagdadaanan mo sa mundo. Trust me, I got you. Trust me, I will never let you go. I got your back. Kahit nayayanig ang ating pananalig, ang Diyos, hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal, hindi nagbabago ang kanyang pagtingin sa atin. Bagkus, hinahayaan niya tayo magsabi ng lahat ng ating mga pasanin. Sa aking buhay po, minsan kapag ako ay dumadaan sa mga krisis, parang hindi ko na kaya at
parang nawawala na yung aking pagtitiwala. Minsan nagbabasa lang ako ng mga kwento. Kwento ng mga mananampalataya, mga tao na nagtiwala sa Diyos. At binabasa ko yung mga himala ng Diyos sa buhay ng mga tao. Binabasa ko ang kabutihan ng Diyos sa mundong ito. At minsan, inaalala ko rin yung kanyang mga kabutihan sa aking buhay. Yung kanyang mga pagpapala, yung kanyang mga himala sa akin. Mapapansin niyo, unti-unti, parang bumabalik yung aking lakas, bumabalik yung aking tibay ng pananampalataya. When you count your blessings, when you number the miracles of God, when you try to notice and you try to discover and explore the goodness of God in my life, in other people's lives, in this world, then our faith is restored. Tayo po yung manalangin. Panginoon, tulungan mo po kami. Sa gitna po ng aming mga pag-aalinlangan, sa gitna ng aming mga pagdududa, sa gitna po ng aming mga disappointments and discouragements, Lord, I pray, Father, that you give us faith. Help us to see, Lord, your work, your goodness, and your love sa aming kapaligiran, sa aming buhay. Samahan mo kami, akapin mo kami sa gitna po ng aming mga pinagdadaanan. Palakasin mo po kami, patatagin mo ang aming paniniwala at pagtitiwala sa iyo. Amen.